yung mga bata, kayo'y nakipagsapalaran sa ibang bansa? Opo, iniwan ko po sila sa mga nanay ko. Tapos, paano yung mga bata, nag-aaral, grade 1 yung anak nyo? Nanay ko po, buhay pa, 90 years old. Hanggang ngayon? Opo. Pambihira naman yung pamilya. Asa nanay nyo? Asa nanay nyo? Nandun po sa, pina-check up po sa hospital. Bakit pero ba? Kasama nyo po kasi sa bahay? Po, hindi po, meron po siyang bahay na sarili. Ah. 15 po kami magkakapatid. Konti, ha? Opo. Kakaunti naman pa. 15? Pero hiwalay pa yung magulang nyo niyan? Ah, napatay po sa Germany yung tatay ko. Napatay? Namatay po. Saan? Germany naman, bossing. Kasi ha? Po dinala ng kapatid niya ron. Oh. Tapos napatay po, ni Hitler? Inatake. Si Hitler po ang pumatay? Uy, grabe ka naman. Inatake ba? Po. Sino ba? Ah, inatake. Inatake. Inatake po sa Germany. Bakit nagpunta ang Germany? Kinuha po siya ng kapatid niya. Kinuha ng kapatid niya. Oh. Yung asawa niya naman, kinuha na ng Diyos. Opo, salamat nga po. Nagpasalamat. Ang interesado ko kasi malaman. Ba't may sama po kayo ng loob? Kasi, opo. Interesado ko malaman. Nung mamatay yung ex niya last year, sabi niya, isang taon, opo. Pumunta ba siya? Pumunta ka. Pumunta po. Ano sabi mo? Wala po, basta tinignan ko lang po doon sa kabao. Ano sabi niyo? Wala po, sabi ko po lang sa kanya. Hindi kayo pumalakpak? Ah, hindi po. Sabi po nung kinakasama niya, ayan, tingnan mo, sabi niya sa akin. Eh, ano, para tingnan ko pa. Ah, nagsungitan kayo, ha? Opo. Nagtarayan kayo. Hindi naman po. Nung pumbuhay yung mister ko, napunta pa po sila dito. Oh. Opo. Tinatanggap naman po nung mga anak ko. Tsaka po, civil naman pala sila. Opo. Okay naman po yung ganun. Shepherd? Opo. Civil pero Shepherd. Kayo, pag nakikita nyo po sila magkasama, noong nabubuhay pa, ano po ang pakiramdam nyo? Eh, wala naman po. Wala. Dead na lang? Po, wala na po kong pagmamahal eh. Pero nung una kayong iwan, o nung una siyang umalis, ano po ang naramdaman nyo? Ay, wala po. Wala rin? Wala. Wala ka palang pakiramdam? Po. Kaya pala iniiwan siya kasi hindi wala na po, po. Hindi naman po kasi... Kasi po, maliliit pa kami. Iniwalay na po kami. Ang talaga pong priority ko ngayon, ang dalawang anak ko. Sa 16 years old, talagang hindi ko na po nakita yung anak ko eh. Bakit kaya po ba hindi nyo na nakikita yung anak ko? Pero nakakausap mo? Madalang po. Nakakausap mo? Madalang po, madalang. Ano po ba ang mahalak niyong gawin? Po, gusto ko sanang puntahan po siya. Istimor. Po siya. Po. Sa Istimor. Opo. Kailan nyo gusto pumunta? Magtatanong pa po ako kung magkano yung pamasahe, back and forth po. Oo. Oh. Kailan nyo gusto mo? Kailan nyo gusto? Sige, magsabi kayo. Eh, hindi ko po. Siguro, matung sa isang buwan po. Sa isang buwan? Sa isang buwan. Oo, oh, sige. Magpabooking na kayo. Talaga, bossing? Pabook na. Pabook na kayo. Hmm. Pabook na raw po kayo. Opo. Sa isang buwan. Sa tugo. Baka pwede sa tugo. Tugo. Pwede kayo tugo. Kaya lang barko sa sakyan natin, ha? Pero kailan naman yan? Malapit na. Kaya ng tugo yan. May pamilya na rin doon yung anak nyo. Opo. Dito, may pamilya siya. Wala po. Wala ba siyang balak umuwi? Meron po, pero wala pa rin. Hindi niya po maiwan yung mga... Alam nyo ba po ang number niya? Tawagan po natin. Tawagan natin. Tanungin natin kung anong rason. May asawa na? Hindi kasi baka hindi natin alam eh. Baka may kadahilanan for 16 years na ayaw umuwi ng isang tao dito at wala namang problema sa Pilipinas. Baka mamaya may problema yung anak niyo doon. Ayaw ano lang kayo. Ano maganda na ang trabaho doon? Maganda ang trabaho. Hindi maiwan, ano? Sabi sa tinatatuan doon. Opo. Malamang yung tao doon. Sabi naman hindi, mahal ang damit doon. Kaya ang tao nagpapatato na lang. Wala nang damit. Puro tato na lang yung buong sakit kawan. Naman. Ano na hinahanap? Ano na hinahanap? Tabing laban ng bag. Yung cellphone niya. Ito na lang po. Phonebook. May charger. May mic pa kayo sarili. Flashlight. Flashlight yun. Oh. Kasi nawawala na. Ano po nadukot pa yung cellphone? Nasaan yung cellphone niyo? Ang tinawagan namin. Baka po nasa bulsa niyo. Ayan. Hindi, kanina nandito eh. Baka pa dyan, man. Pagtanggal niya. Tinanong ko siya. Ito na. Pagkano laban? Pagkano laban? Wala. Walay? Lawa. Yabar. Wala talaga. Variables! Lawa naman. Piso? Benching kong duling. Benching ko pa. Benching ko na duling pa. Opo. Kailan niyo po sa huling nakausap, nanay? Nung paong birthday niya eh. Ilan po yun? Ogoso. Last year po. December po, hindi tumawag sa akin eh. Hindi ko po alam kung malaki mo na laman ng bag. Tulungan mo nga. Piso? 20. 20 dolyares Australian. Oh. Australian dollar. Yan.
Saan po galing yan? Sa kapatid ko po. Nasa Australia? Dati po. Pinadalang kayong barya? Hindi po. Bakit? Madumi batay nga nyo? Ba't papadala barya? Bira. Ano, Bo? Nakontak mo, Bo? Nagri-ring ba? Social Security System. May SSS na kayo. Makukunat ni Rich. Ba't nakalagay ito? Ba't ini-inspection mo yan? Eh, baka may makita tayong hindi mga kapatid. Cannot be rich. Baka po nakapatay yung telepono. Ha? Eto sila, bossing. Cannot be rich. Baka may tinatatuan po. Busy. Sino, sino yan? Ayan. Mga kapatid niya. 15? Parang class picture. 15? Mga faculty. Anong batch po yan? Class picture. Oo nga, no? Ang dami nga mga nila. Teacher. Oh, cannot be rich. Cannot be rich. Baka may tinatatuan. Baka iba po yung numerong na binigay siya. Yan po, yan po. Lagi po kung tinatawagan, di sumasagot eh. Bakit kaya? Hihigong ko nga po. Kanya nga gusto ko po siyang puntahan. Alam nyo ba kung saan siya nakatira? Eh, magtatanong po ako doon. Ano kala nyo rin, Pampanga? Magtatanong kayo? Hindi, ganun kadali po. Hindi po ganun kadali pag nagpunta kayo sa ibang bansa para hanapin nyo ang isang tao. Walang landline. Yun lang po. Yung regular na address po, yung permanent address. Ay, pag nakausap niya, baka gusto niyang umuwi na. Nasa Dili. Dili. Ha? Dili. Istimor. Dili. Dili. Dili, Istimor. Ah, sa Amerigo po yun, sa Dili City. Dili, Istimor. Dili yun, Dili. Ah, Dili ba yun? Hindi ba Dili City yun? Dili. Oh, eh, habang kinokontak mo, baka gusto niyong kausapin yung anak niyo, baka napapanood tayo. Baka may nakakakilala. Sabihin niyo yung pangalan. Dito. Kung ano anak ko, umuwi ka na lang. Dahil 16 years ko na dyan eh. Dapat umuwi ka na. Matanda na ako, anak ko. Umuwi ka na. Mag-aalala kayo. Sisipin mo, 16 years, hindi ka na umuwi. Hindi ka malang tumatawag. Dapat tawagan mo kami. Hindi mo alam kung buhay pa ako. Dapat tumawag ka kahit sa kay kuya mo lang. Wala ba kayong tampuhan ng anak niyo? Wala po. Wala ba silang tampuhan ng kuya niya? Wala po. Wala ba siyang tampo sa sarili niya? Hindi ko alam. Nalaman niyang namatay yung father niya? Alam niya naman namatay yung tatay niya. Opo. Ano sabi? Eh, gusto niya man po umuwi. Hindi raw siya makauwi. Wala siyang pamasahe. Nagtatrabaho po siya. Bakit? Ibig sabihin yung trabaho niya, wala siyang kumpanyang pinapasukan. Wala po. Sarili, sarili niya. So, ang ibig sabihin, meron siyang inuupahan o nabiling isang pwesto na para doon siyang pumwesto ng tatuan. So, gumawa po doon sa tabi ng ilog daw, tabi ng dagat. Naku, tabi ng ilog. Eh, bakit po pa siya dumayo pa po doon para po magtato? Kasi po, nung nasa Brunei kami, napunta po yung mga Pilipino doon, sumama po siya dahil nandun po roon mga UN. Kanya po sabi niya, marami raw po sigurong taturon. Buwat nang umalis siya, hindi na po siya dumating. Ako eh, wala kahit ano po, balita. Kailan po yung huling tawag niyo sa kanya o nakausap siya? Yung mga pisang ko po, nai-email niya. Pero kami po, hindi niya nai-email. Nakikita po nila yung mga kapatid ko na nagtatato siya. Sabi ko nga po, bakit kami hindi niya matinatawagan? Wala siyang ano, yung mga Facebook, ganyan. Hindi ko po alam eh. Baka may pero kasi nakakapag-email eh. Opo, ano po ang pakiramdam nyo? Kamusta yung anak nyo doon? Sana naman okay siya. Yun nga po, kanya gusto ko pong makapunta ron. Nay, pag nagpunta kayo ron, hindi po ganun kadali. Hindi pa siya sigurado kung saan siya pupunta opo. Doon. Opo. Pinamaganda niya, pag nakakausap ninyo, padala niyo ng pamasahe para makauwi siya. Opo. Ano yung sa Dili ba? Hindi ko nga po siya. Baka hindi po siyang dinadalangin sa Panginoong Diyos na dapat umuwi na po. Baka iniisip ng anak niyo, wala siyang pamasahe pa uwi. Opo. Oh, eh, bigyan natin siya ng bossing saving. Ayan, ayan. Ako, pwedeng pamasahe yan. Opo. Mm-hmm. Malay niyo po, pag napanood po niya kayo, tumawag na po mamaya. Number four. Number four. Dili, delikado. Bakit? Dili. Dili. Kado. Ah, Dili, delikado. Sabi po ni Wally, sa Dili, delikado. Huwag mo lang. Ninervous yun. Eh, ikaw nagsasabi eh. Nahihiya ka, di ako magsasabi. Baka mamaya, nervous yun pala. Na ito po. Hinahanap-hanap kita. Salamat po. Sa Itbulaga. Huwag ipapasok natin dyan. Nakita niyo po ba, Nay? Ayan. Halaga lang. Congratulations po. Maraming maraming salamat po, bossing. Sana po, mapadalang ko na ng pamasahe yung anak ko. Para makita mo rin po yung mga apo nyo kung may apo.
Opo. Hindi ko pa po sila nakita. Doon siya nag-asawa, doon? Doon na nag-asawa? Opo. Ilan na po ang anak niya doon? Tatlo po. Yun. Ano po ang gusto niyo sabihin sa anak ninyo? Kung sakasakali mapanood, sabihin niyo sa kanya na, anak, kung ayaw mo magpakita, eh, bakit ako? Kayo nga mo. To. Pangalan? Dito. 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 To, dito. Pagka, dito. Ko, umuwi ka na lang, anak ko. O kaya pupuntahan kita dyan para makita ko na lang yung mga anak mo. Mawa ka sa akin, matanda na ako. Hindi ko na kayo nakita. Sana umuwi ka na. Alam mo, ang magulang kasi, lalong-lalo na ang mga nanay, yung makitang maayos lang ang kalagayan ng anak nila, okay na yan eh. Pero pag ganyang nandun ka nga sa ibang bansa, hindi ka naman sigurado kung kumakain ka ba, ano na nangyari sa'yo. Yung po mga inaalala ninyo. Opo, araw-araw po naisip ko. Lagi ko po sinasabi sa anak ko, tawagan po. Eh, pag tinatawagan po, hindi na po. Asan ba yung isang anak? Asan po? Si, ano? Ano pangalan niya? Asan yung isang anak? Ayun? Bayani po. Bayani? Parang tuwang tuwa pa to si Bayani eh. Baka ito, may alam to eh. Oo, magsalita ka, Bayani. Sabi mo, Mama. Si Vega, ano? Si Kuya Vega, to hindi naman. Hindi, si Vega, yung cameraman. Begang-bega nga. Bayani, ikaw ba? Wala. Kailan mo ulit nakausap yung kapatid mo? 90s po, eh. Nasa Brunei ako. Doon pa kayo nagkausap? Nung umuwi ka na rito, hindi na kayo nagkausap? Hindi na. Hindi, merong ano, sa Pasko, ganyan. Oh. Pero itong nakaraang ano, Pasko, wala, hindi namin naka... Email, akala ko nag-i-email. Hmm. Pero wala, hindi na... Kailan yung huling email? Hindi ko na matandaan. Matagal na talaga. Matagal na. Wala ba kayong mga kaibigan kasi niya na pwede niyong kausapin doon? Kasi nga, ano, yung... Hindi, sige yun. Ano yun? Di ba pwede kasi, malaman ni nanay? Hindi ba namin po pwede nakapag-asawa malaman? Nakapag-asawa na siya ron ngayon, hindi makauwi dahil nga yung mga anak niya, tatlo. Oo. Kung uuwi siya, wala na siya. Wala na atang passport eh. Marami naman mga Pilipino doon. Doon na lang siya nagtatato. Baka... Ibig sabihin, problema niya yung mga papeles para makauwi nakasama ang mga bata. Oh, yun nga. Yung mga anak, walang passport. Opo. Pwede naman silang kumuha ng passport. Kasi Timori yung napangasawa niya ron eh. Ha? Timori, Indonesia. Oh, Indonesia. Oh, pwede naman yun. Indonesia. Pwede naman silang umuwi. Eh, sana nasa mabuting kalagayan nanay. At alam naman natin na sana'y maayos pa yung buhay niya ron, ha? Huwag na po kayong masyado mag-isip. Ang intindihin nyo na lang, magdasal na lang tayo at naway okay siya doon, ha? Opo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lalo na po kay Bossing at saka po kay May Alan at saka po kay Joey at saka po kay Tito Sen. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Wala pong ano man. Ako eh. Malagay ko makakarating sa anak ninyo yung panawagan ninyo kanina eh. Sigurado tatawag po yan. Kuya Lito. Nagpatatudon. Ayan po. Kung sino man po yung mga kaibigan natin dyan sa Indonesia. Tama po ba? Na kaibig ni Lito Santos. Lito Santos. Ayan po. Santos ba? Bakit? Chavez. Ginamit ko sa... Hindi ko na po ginamit yung apelido nila eh. Anong ginamit nyo? Chavez po. Siya apelido po, mo? Siya pong kilala ang apelido rito sa amin. Hindi. Doon sa ano? Oh, doon po sa Brunei. Ayun. Anong passport niya nung umalis siya papuntang Brunei? Chavez po. Chavez. Oh, Lito Chavez. Lito Chavez po. Kung may mga kaibigan natin dyan sa Brunei at kilala nyo, sabi nyo, nag-aalala ang kanyang nanay para sa kanya. Ramdam ka mo. Tumawag man lang siya. At ito po, para sa pag-uwi ni Lito man lang at meron tayong konting maidagdag sa puhunan ng inyong tindahan. At ito po, ang pinakamasakit na sasabihin ko sa inyo at alam ko matutuwa kayo, pampanood ng Imagine You and Me kasama na po dito. Yan, para malibang kayo. Tanggapin niyo pa po ang 60,000 pieces at 2034 pieces 60! Mami, rin pera tulog ko. Eh, naupuan mo yung pera, Brad. Maraming maraming salamat po, Bossing. Congratulations, Nay. Malaking tulong po sa amin. Congratulations po, Aling Remedios. Opo, thank you sana po. Sana po'y sa lalong madaling panahon, magkita po kayo ng anak ninyo. Opo. Yun po ba yung pangalawa o panganay? Ito po, Bunso. Pangalawa po. Panganay yun. Ah, panganay yun. Po. Si Lito. Opo. Oo. Ayan po, Nay, ang total po na napanalunan nyo ay 100,000 plus Bossing savings pa yun. Yeah. Congratulations. Lito, mag-ingat ka. Kaya nakamit pa kanilin. God bless po, Aling Remedios. God bless po. Maraming salamat po, Bossing, sa tulong nyo. Hindi ko po kalahin na ako po matatawagan. Maraming maraming salamat po. Opo, mabuhay po kayo, Nay. Huwag na kayo masyado mag-isip. Mabuhay po kayo. Dagdagan pa natin ang pagbibigay ng swerte sa mga dabrag at sa barangay.
Magbayanihan na tayo. Kaya ano pang hinihintay natin mga dapat kanda dito sa Lupa Pampanga Bayanihan! Panatilihin nating maayos at malinis ang ating kapaligiran. Ang mga basura ninyo, gagawin nating mga silya. Kaya para sa ating plastic na one project, magdala na 15 plastic na bottle. So higit pa, ito pa, basa. Lalaki, may dalang 15 plastic bottle. So higit pa, magdala ng 2. Ito, umamodel na That's My Bait Home. 2 dapat. 2. Hindi... Pwedeng hindi yung 2 hawak niya. Basta... Basta 2. Kahit anong gulay. May sing kamas, may sing talong. Sing garilya, sing mani. 1 minute. Takbo! Kailangan ka madalin-dalin dyan yung mani. Happy birthday, Margarita Andaya, Angelica Mercado, Baby Cajecas, Edwin Pagulinao, Monina Guwases, Alejandro Villana. Hey, the guy is cool. Look at that guy. Ito, GBA! Hey! Lalaki po ang hinahanap namin. Magdala po ng 2 halaman ng bahay kubo. Galing ka, Angeles, ano?